So guys, ang video natin ngayon tungkol naman dito sa pagpalit ng ano, swelas ng sapatos. Ibang paraan 'to pagpalit ng swelas, guys, kasi yung sa gilid niya, ito guys, yan. Saka yan. Wala pa namang sira, guys, buo pa. Ito, buo pa naman yung gilid niya. Hindi ko na lang pakialaman yan, guys, kasi buo pa naman. Kung sira na yan, guys, papalitan ko lahat yan. E ngayon, buo pa naman siya. Sayang yung design niya. Hindi ko na lang pakialaman yan. Bali, ang tatanggalin ko lang dito, guys, kasi ang sira dito, ito naman, saka ito na, nabibitak na. Ang tatanggalin ko lang dito, guys, ito lang, ito. Ibang proseso to pagpalit ng swelas, depende sa sira. Kaya ang tatanggalin ko to, guys, dito lang, dito, sa gilid, dito. Yan. Ang dito sa labas, guys, hindi ko pakialaman yan, hindi ko papalitan yan. Dito na lang yung tatanggalin ko. Ito. Paikot po yan. Ibang proseso to pagkabit ng ano, pagpalit ng swelas. Kaya ipakita ko na lang sa inyo pag natapos na to. Kasi mahaba-haba pa to, guys, kasi tatanggalin ko tong dito niya sa ilalim. Ito lang maiwan sa gilid. Para hindi naman magbago yung design niya, guys, sa gilid. Kasi sayang buo pa eh. Guys, tanggal na. Ibang proseso to pagkabit ng swelas, guys. Basta hindi pa sira dito sa gilid, bye, guys. Sa gitna lang sira, katulad nito. Hindi natin tanggalin to. Ito lang, lagyan natin ng guma niyan. Kasi sayang pa yung design niya, guys, eh. Para naman hindi magbago yung design niya. Ibang proseso pagkabit ng swelas to. Tanggalin ko pa ito sa kabila, guys. Pakita ko na lang sa inyo pag tapos na. Ah, ito, guys, natanggal ko na. Oh. Natanggal ko na yung sa gitna. Ngayon, ang gawin ko dito, guys, i-grinder ko to. I-plane ko lang ito dito. Pati dito. Para paglagay ko sa guma, maganda yung ano, damay. Grinder ko lang to. Panipisan ko pa to, guys.
Bawasan ko pa yan. Ipakita ko na sa inyo pag nailapat ko na yung rubber dito. Kasi malaki pa yung babawasan dito. Hello guys, ito yung dati keto, yung hindi ko pa natanggal yung sa ilalim. Yan yun yung kabuhan niya. Ngayon kasi ito kasi ang sira, may pitak na siya dito. Tinanggal ko to. Pero tinanggal ko guys sa gitna lang, ito lang. Yung sa gilid, hindi ko pinakialaman yan. Hindi ko tinanggal yan kasi buo pa naman siya. Wala pa naman siyang bitak dito. Kaya hindi ko siya tinanggal. Naiwan siya guys. Yung ang natanggal sa gitna lang. Ang ibig sabihin doon, ang lagyan natin ng guma, pag ganun yun. Pag ganun yan guys. Kaya hindi ko tinanggal yan para naman paglagay ko sa guma dito sa ilalim. Yung design niya sa gilid guys, walang pagbabago. Ganyan pa rin yan. Yan ang purpose guys na hindi ko tinanggal ito. Dito lang sa gitna ang tinanggal ko. Kasi kung sira pa yan guys, kung halimbawa may pitak yan dyan, tatanggalin ko lahat dyan. Pero may ipalit ako dyan, maliban sa swilas, kuma, may ilalagay ako dito sa gilid. Parang ganito rin. Na meron din siyang design na ganito. Pero hindi pa naman siya sira kaya hindi ko tinanggal. Ito pa rin. Ngayon guys, ang gusto kasi ng customer, may takong pa rin. Pero ang gusto niya na yung takong walang kanto guys. Kung halimbawa ito, katulad dito. Pag ilagay dyan, may kanto dito. Ayaw niya ng ganitong takong guys eh. Gusto niya slanting pa rin kasi ang original dito, parang walang kanto yung takong niya. Diretso lang dito yung ito guys. Ito, diretso lang. Pero mas mataas dito. Kaya ang gusto niya na slanting lang yung takong. Walang kanto dito. Kaya ang pagkat ko dito guys. Dito hindi ko masyado tinanggalan. Iniwan ko siya na medyo makapal pa rin konti. Kasi yan ang gagamitin kong takong. Kasi kung tatanggalin ko lahat yan, mahirapan ako na maglagay ng takong na walang kanto. At saka pwede naman natin malagyan, kaya lang pangitingnan kasi islanting mo pa dito yung sa ibabaw para magkaroon siya ng takong. Kaya ang naisip ko, hindi ko pinawasan lahat ito. Medyo makapal konti dito manipis. Tingnan nyo, medyo malalim siya. Kasi ang ilagay ko dyan, guys, hindi ako maglagay ng takong sa labas. Ito, hindi ko nagagamitin ito. Kasi panglabas lang ito. Ang gagawin ko dyan, lagyan ko yan ng guma. Ilagay ko dyan sa ilalim, guys. Para mataas siya. Mataas siya, guys. I-compare dito. Tapos, i-grinder ko pa yan siya. Para label ko sa dito. Pagkatapos na, pag mailagay ko na guys, ilagay ko itong rubber. Itong rubber na ito, hindi ito yung rubber na matigas. Dito may pagka-foam siya na kung hawakan mo ganyan, hindi siya masyadong matigas. Dito may pagka-lambot konti. Ilagay ko dyan guys, para tumaas siya. Tapos takpan ko nito yung rubber na may pagka-foam. So hindi masyadong matigas. Ganyan yung guys, ganyan. Ganyan yan. So ito guys, nasa ilalim to. Para matakpan natin yung medyo malalim. Yan ang gawin natin takong. Takpan siya nito. Tapos idikit natin yan. Kung napansin nyo guys, medyo pag ganun, medyo mataas-taas talaga sa konti kung i-compare dito. Para na siyang takong guys, na slanting siya. Dikit yan. Ngayon, pagkatapos naman, lagyan na natin dito guys itong pinakaswilas niya, yung gulong ng aeroplano. Ito yung magandang ilagay ng takong na hindi masyado maput-put. Diyan yan ilagay guys, diyan.
dikit yan. Paglagay yan guys, dikit yan. Pag dikit na yan, ito medyo parang takong na yan, tingnan guys, kasi medyo makapal na dito sa bandang likuran eh. Ganyan. So hindi na ako magagamit ng takong na dito. Wala na ang takong sa labas. Wala ka na makita ang takong sa labas kasi nilagay ko na dito sa ilalim. Ganyan yan guys, ganyan. Tapos dikito, yung pinakatakong niya. Nung madikit na yan guys, lagyan ko pa ng kanal dyan para tatahiin ko pa yan. Dito, paikot yun, paikot. Ang dito niya guys, sa gilid, ganun yun, walang pagbabago yan. Yung design niya sa gilid, ganun pa, walang pagbabago yan. Yan ang gawa ko guys na request kasi na mayari na ayaw niya ng takong na may kanto. Gusto niya slanting pa rin. Ganyan siya, ganyan. Medyo makapal dito sa bandang kalikuran. Ayun lang guys. Gagawin ko muna ito. Ito na yun guys, naikabit ko na yung ano, yung swilas. Ayan siya. Yung ano niya guys, yung takong niya wala na dito sa ibab, sa ilalim, labas, kasi nung pinakita ko sa inyo kanina, nasa ilalim siya, diba? Lagyan ko lang siya ng guma sa ilalim para maging slanting siya. Yan yun, mas manipis, mas makapal dito. Yan siya, oh, mas makapal siya. Ito ang gusto ng mayari, na yung takong niya wala sa labas kasi parang original daw. Gusto niya walang kanto. Parang takong pa rin yan guys kasi makapal siya dito. I-compare mo na dito sa ano, sa naan. May forma siya. Tsaka yung guma sa ilalim, nasa ilalim yan. Para pag-apak mo, tibay siya. Tapos yung gilid guys, tingnan mo, yung gilid niya. Original pa rin yan. Yung gilid. Kasi hindi ko tinanggal yan. Kasi wala naman siyang sira eh. Yung gilid na yan. Ang bago dito, ito lang. Yung guma. At saka yung second layer ito. Yung guma na may pagka, medyo malambot kunti, may pagka-foam. Malata-lata naman siya. Second layer. Ito yung first layer. Gulong ng aeroplano, ito yung second layer. Ito yung ano niya, parang design. Yung original, walang pagbabago. Okay pa rin. Tatahayin ko pa to guys. Mamaya. Ngayon, tapos na siya na grinder. Ano na siya, medyo pareho na ang sukat nila. Tatahayin ko lang para matibay. Tapos sa kunting shine para kumintab, para naman matuwa yung customer, balik siya sa dati. Maganda tingnan guys, no? Yung takong niya wala sa labas, kapal pa rin siya dito.
Yan yun. Saka dikit na dikit yan guys, kahit hindi yan tatahihin yan, pwede yan. Pero ako kasi pag nag-ayos ako ng sapatos, tinatahi ko talaga. Wala namang problema to, sa ilalim naman ang tahi nito. Hindi naman makita ito sa gilid. Ayan lang guys, itatahihin ko pa to. Hello guys, ito na yung sapatos na pinalitan ko ng ano, ng guma, yung sira yung dito. Ito na yung guys. Ito na yung bago niyang ano, guma. Yan. Sa likod. Ito yung gilid guys, oh. Yung gilid niya walang pagbabago yan. Balik siya sa dati. Ayan, yes. Medyo makapal dito kaysa dito. May takong pa rin siya. Ayan. 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 Ibalik sa dati niyang purma. Kasi ito ang gusto ng customer. Kasi kung dito ko nilagay yung takong eh, magkaiba sa original. Ito yung ano niya. Ito yung gusto niya. Yun, yung ano niya, takong yung ano niya outsole. Ipakita sa inyo sa ibang parte naman ng pagkabit din ng ano ng swilas. Depende kasi sa sapatos guys. Kaya kung gusto ng customer na baguhin yung ano pagkabit proseso, okay naman. Pero kung gusto niya ganun pa rin katulad nito, yan ganun pa rin, walang pagbabago. Yung sa gilid, ganoon pa rin. Ito lang nagbago kasi ito naman yung sira dito dati. Yeah. Hindi na lugi si customer nito. Balat naman ito. Salamat, sana naka-share ako sa inyo. Dagdag ka naman ito. Thank you.